morning to everyone. Hi, my name is Ninia Joshebed Manipon Alabides, 25 years old, currently working as a nursery teacher here in Sharjah, UAE. Sabi nila, your life testimony is the key to unlock the door of someone's dream. Please allow me to share my story on how God walked into my life and turned me into a new creation. Isa sa mga life verse na pinanghahawakan ko ay ang makikita sa Book of Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Nung ako ay bata pa, ako ay lumaki sa pangangalaga ng aking lola at lolo na inakala kong aking tunay na magulang. Masasabi kong isang maganda, simple, payak at masayang buhay ang meron ako noong aking kabataan. Nasa elementary na ako nung nalaman ko na iba pala ang aking mga tunay na magulang. Ang aking papa ay isang karpintero at ang aking ina naman ay isang mabibahay at nangangalaga ng anim ko pang kapatid. Nung ako ay nakapagtapos sa elementary, ay iniwan naman ako sa pangangalaga ng aking mga kamag-anak sa probinsya upang doon magbakasyon. Sa probinsya, doon ko unang nabasa ang Biblia at doon ko nalaman ang tunay na pagmamahal at ang pag-iingat at ang mga plano ng Panginoon sa ating lahat. Sa hirap ng aming mga buhay ay pinilit kami magpagtapos at magpag-aral ng aming mga magulang. Di ko akalain na yung mga araw ng Sabado at Linggo ay mga araw na aayawan ko na. Dahil ito yung mga araw na lagi lasing si Papa, nagwawala at sinasaktan kami. First year college lamang ang natapos ko at natigil sa pag-aaral dahil kulang na rin sa pera at kailangan din mag-aral ng aking mga napabarkada, natutong uminom, at ang mga salitang masasama ang lumabas sa aking bibig. Binubugbog ang mga kapatid at minsan pa ay madalas nababarangay. Ako yung isa sa mga kabataan, na hinahabol ng mga barangay tanod dahil merong inabangan at ng bato ng bahay. Minsan pa nga ay pagka-uwi mula sa barangay ay binubog naman ako ng aking tatay dahil sa kanyang mga galit. Puno ng pasa at sakit ng aking katawan. Pero sa kabila nun, ay hindi ako nagtanim na sama ng loob sa aking tatay. Dahil alam ko na ako ang may mali. Nang matapos na ang kontrata ni Papa sa kanyang trabaho, at dala na rin ang aming kahirapan, ay pinilit ni Mama na magpunta rito sa UAE upang magtrabaho at matustusan ang pag-aaral ng aking mga kapatid. Ang dalawa sa aking mga kapatid ay dinala sa probinsya upang doon mag-aaral. Ang dalawa naman ay dinala sa aking lola upang matulungan kami. Sa edad na 17 ay nagtrabaho ako bilang isang tindera ng mga itlog sa loob ng 3 taon at ang kinikita ko na 200 pesos ay pinagbibili namin ng aming mga pagkain at nagiging baon ng aking mga kapatid. At para pang hindi pa doon natapos ang pahirap sa amin ng tadhana, naghiwalay naman ang aming mga magulang dahil hindi na sila magkaintindihan. Si Papa ay nagbabanta ng mga bagay na makakasakit sa aming buong pamilya. Dahil ako nga ang panganay sa amin, tila ako ang sumalo sa lahat ng aming problema. Dumanas ako ng matinding depresyon na kung saan lagi ako umiiyak. Unti-unti ako nawala ng pag-asa at pangarap sa buhay. Minsan pa nga ay naisipan kong kitilin ang sarili kong buhay. But the Lord is so good to me. In the darkest part of my life, binigyan niya ako ng liwanag. Ang Panginoon ang nagligtas sa akin kinasasadlakan. Ang mga salita niya ang aking mga naging ilaw. Naglalakad ako noon sa balcony, madilim ang paligid sa dami ng problema. At ang biglang umagaw sa aking pansin ay iyong nakabukas na Bible na parang pinagmumulan ng liwanag. At ang una kong nabasa ay nasa Book of Matthew chapter 4 verse 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang mga tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang mga salitang iyon ang aking pinanghawakan, mga salitang sumagot sa mga tanong ko na paano na kami mga kapatid? Paano na ang buhay namin? Unti-unti akong binago ng Panginoon mula sa mga bagay na dati kong ginagawa.
ang mga ginawa kong takbuhan sa oras ng problema. Iniligtas ako ng Panginoon sa trap na gawa ng kaaway. Iniligtas niya ako at binigyan ng bagong buhay at pag-asa. Noong tinanggap ko ang Panginoon, ay dinala ako ng Holy Spirit sa simbahan ng Christian Church sa Pilipinas. Doon, unti-unti ko nakita ang mga tao masayang nagsisikantahan, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Unti-unti kong sinuko sa Panginoon ang mga problemang daladala ko. Halos para akong batang iyak ng iyak, humahagulgol sa dami ng problemang kinakaharap. Para akong bata na nagsusumbong sa Diyos, sinuko ko sa Panginoon ang aking buhay. Nilinis niya ang aking puso. Tinanggal ang lahat ng sakit at poot at ang galit. Ako'y pinatawad niya sa mga kasalanan at ako'y binago niya. Sabi nga sa Book of Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sino nga bang mag-aakala na hindi lang ako ang babaguhin ng Panginoon, kundi maging ang lagay ng aking buong buhay? Muli ako nakapag-aral sa tulong ng mga taong nagmamahal sa akin. Hindi ko aakalain na muli magkakaroon ng direksyon ng aking buhay. Ang Panginoon ang aking naging ilaw at ang mga salita niya ang aking mga naging gabay. Nakapagtapos ako ng mga kursong DS Accountancy at BSBA Financial Management at unti-unti inayos ng Panginoon ang buhay ko at ang buhay ng mga kapatid ko. Year 2019 ay binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon upang makapunta dito sa UAE at makapagtrabaho. Masaya naman ang kot dahil iiwan ko ang aking pamilya at iniiwan ko ang ministry na meron ako. Bago ako umalis ay pinagdasal ako ng aming pastor at sinabi, "Unahin mong hanapin sa UAE ang simbahan na makatutulong sa iyo upang mas lumago ka sa pananampalataya at huwag mong hayaan na mawala ang relasyon mo sa Panginoon." Nung bagong dating ako dito sa UAE, ay madalas sinasama ako ni na mama sa pagsisimba sa kinanumulatan na relihiyon, ngunit hindi ako kumikilos o nakikiayon sa kanilang gawa at kilos. Dahil alam ko kung sino at ano ang dapat kong papurihan at pasalamatan. Hanggang sa nakilala nila mama, si Brother Jeff, ang kapatid ni Pas Milen at ang asawa ni Pas Ian sa may airport at sinabi na naghahanap sila ng simbahan na kung saan makakasama nila ako magsimba. Sinagot ng Diyos ang panalangin namin through Brother Jeff. Dahil doon namin nakilala si Nanay Emmy at ang buong pamilya ng ACCA Sharjah. Kailanman ay hindi hinayaan ng Panginoon na mawala ang isa sa kanyang mga tupa at hindi na kailanman hinayaan na mawala sa kanya ang mga anak niya. Napakabuti ng Diyos sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Nagamit ko bilang work experience ang pagtuturo sa mga bata at edukasyon sa Pilipinas. Tinatawag na DBBS or Daily Vacation Bible Study na ginagawa namin sa simbahan at edukasyon. Noong nagsimula ang pandemic, isa kami sa mga unang nawalan ng trabaho. Nagsarado ang mga school dito sa UAE at medyo nahirapan ako dahil hindi ako makakapagpadala sa aking mga kapatid. Dumanas muli ako ng depression dahil hindi ko alam kung paano makakatulong. Pero napakabuti ng Panginoon dahil natulungan ako ng ACCI Vicar. At dahil nga nawala ng kinikita, ay kailangan ko din mag-part-time sa aking tiyahin. At minsan naman ay on-call sa school para sa aming online class. Month of June, nag-positive ang tiyahin ko sa COVID. Ilang linggo lang ay nag-positive din ang aking kapatid. Sobrang nalungkot ako at nag-alala para sa kanilang lahat. Sinabi ko sa kapatid ko na inalaw ng Panginoon na mangyari yon upang lumapit siya at makakilala sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon dahil hindi niya hinayaan na ang kapatid ko ay mapahamak. Sobrang tuwa ako nung malaman ko na matapos na ang 14 days quarantine ng aking kapatid. At doon, hindi rin natapos ang pananalig niya sa Diyos. Month of August, nung una ako nagpa-test para sa aming trabaho, sabi ko nga ay masama ang pakiramdam ko at natatakot ako sa magiging resulta.
Pero hindi hinayaan ng Diyos na mapahamak ako. Month of October nang muli ako magpa-test at sinabi ko naman ay wala akong nararamdaman at okay ako. Ngunit sa kabila ng aking kapanatagan ng loob ay nagkamali ako. October 19, nung malaman ko na nag-positive ako, agad-agad kong minessage si Nanay Annie at si Pastora Helen dahil hindi ko alam ang aking gagawin. At ayoko rin ipaalam sa aking nanay dahil alam ko na siya'y mag-aalala na sobra. Marami akong nareceive na tawag mula sa ACCI Abu Dhabi, ACCI Dubai at Sharjah. Minsan pa nga, sabi ko na hindi ko na kaya. Pinili ko na huwag sabihin sa aking pamilya sa Pilipinas para hindi sila mag-alala. Pero ang sabi ni Mama ay dapat ipaalam namin upang ipagdasal at lumapit ang mga kapatid ko sa Panginoon. Dahil baka nga ang sitwasyon ko ang gagamitin ng Diyos upang mapunta sila sa Kanyang presensya. Sa loob ng 14 days ay patuloy na pinaramdam ng Panginoon ang Kanyang kabutihan sa akin at kailanman ay hindi niya ako pinabayaan. November 4, tuluyan na nga akong lumabas sa aming bahay at nakabalik sa aming bago tinitirahan. Nagpapasalamat ako sa mga taong patuloy na nananalangin at tumulong sa akin, lalo na ang ACCI Sharjah, Abu Dhabi at Dubai. Nagpapasalamat ako sa mga taong patuloy na nananalangin at tumulong sa akin, lalo na ang ACCI Sharjah, Dubai at Abu Dhabi. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay ng bawat isa at sa kanyang labis na pagmamahal. Naniniwala ako na hindi lang ako ang babaguhin ng Diyos at ang makakakilala sa Kanya, kundi ang aking buong pamilya. Ang Panginoon ang aking naging ilaw at ang mga salita niya ang aking mga naging gabay. Hindi nakalimutan ng Diyos ang pinasimulan niya sa aking buhay noong bago ako mag-high school. Totoo pala na kung ano ang inumpisahan niya sa ating buhay ay kanyang ipagpapatuloy kahit na tayo ay nakalimot sa kanya. Kailangan lang natin pansinin ang pagtawag ng Diyos sa atin kahit na nasasaktan ang kanyang puso sa ating mga pinagdadaanan. Muli, ako si Nina Joshebeth Manipon Olavides na ang bawat ngiti ay nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, mahirap ang buhay. Pero mas mahirap ang buhay kung wala kang Diyos na kaagapan. Ikaw kapatid, ano ang life testimony mo? Share mo naman sa amin ang sarap pasalamatan at ipahayag ang kabutihan ng mapagmahal, buhay at banal na Diyos sa ating buhay.